What's up, friends? Welcome back to another video. And in this episode, Pinugay ride tayo. Let's go! Time check, 2:34 ng hapon. Heat training ang ride natin today. Sakto lang dahil sasali tayo sa Ultra Gravel Challenge ngayong weekend. Wala pa tayong masyadong ensayo, so nag-decide tayo na mag semi-long ride today. And ngayon, papunta na ako kina Ate Sam. Tatawid lang tayo papuntang Marikina Heights. Dito na ako sa Marikina Heights sa CNB Mall, and dito natin kikitain si Ate Sam dun sa may National Bookstore. Whoop! Time check 2:50. Dito na tayo sa Masinag, and kasama ko na din si Ate Sam. So papunta namin ngayon ng Marcos sa may Mercury Drag, and dun naman natin kikitain si Ate Aika. Di ko pala alam kung anong i-expect sa ride na to. First time kong magpipinugay, or first time kong dadaan sa Pinugay. Nanood lang ako ng YouTube, tapos ang napanood ko, konti lang yung ahon, pero umabot ng 14-15%. Actually, mas matarik daw yung ahon kapag ka baliktad. So kung galing ka ng Sumulong, mas mahaba tsaka mas matarik yung ahunin mo sa may Pinugay. So pakaliwa na tayo dito papuntang Boso-Boso. And nag-update si Ate Aika. Doon na daw siya dediretso sa Olalia kasi galing siya ng Sumulong. So baka matagalan daw kung dito siya bababa sa may Sumulong Highway mismo. Bali makakat short yung trip niya. Doon na siya bababa sa may Olalia mismo. And doon na natin siya kikitain. Unang ahon of the day. SM Cherry. Grabe. Tuyo agad lalamunan ko. Umpisa pa lang to. Lakas kasi ng hangin eh. Tapos nagsisimula ng uminit. Although medyo cloudy. Dito na tayo sa may Heaven's Gate. Si Ante, tarahan ko natin ngayon. Madaya, naka road bike. Pagod. Dalawang ahon done. More to come. Pero yung sinalihan namin, 160 kilometers sa Ultra Gravel Challenge. And based sa mga track read, wala naman daw masyadong ahon. It's just that wala akong saddle time. So dinadaan natin sa mga ahon-ahon para kahit pa paano meron tayong karga. Meron tayong ensayo. Kailangan natin magbawi this week. Nakakatakot yung 160 kilometers eh. Kasi pag nag-gravel ka, times 2 yung pagod. So kung 160 kilometers, parang nag 320 kilometers nun. Pero sana kayanin. Enjoy na lang natin. Palusong na tayo papuntang Kogyo. Ang hirap din talaga umahon dito sa Boso-Boso ng Monday. Masyadong busy yung daan. So kung babalakin nyo man mag-weekday ride dito, expect nyo na. Dami mga biglang likong sasakyan. Kogyo na tayo. So hintay natin dito si Ate Aika somewhere. Sa kabila na! Kompleto na kami. Diyan na si Ate Aika, and ayun si Ate Sam sa likod. Girls ride out today. Malapit na tayo sa Bukuhan at nagsisimula na ding maging blue yung langit. So nagsisimula na uminit. Buti na lang naka long sleeves tayo. Tsaka naka neck handkerchief pa to. May protection pa rin tayo sa init. Pero lakas ng hangin. Good luck sa atin. Lusong na kami. My favorite lusong sa Boso-Boso. Lusong lang onte, tapos ahon na ulit. Arsikola na tayo. So ibig sabihin, konting lusong na lang, tapos ahon na. Woohoo! Parang medyo matagal din since nung last na ahon ko dito sa Boso-Boso. Nakaka-miss din kahit papaano. Tingnan natin mamaya kung mamiss ko pa rin
pagka umahon na tayo. May nakakaumay na part 2 eh. Binibasic po nila ang ahon sa boso-boso. Si Ate Aika naka 650B na gulong pa yan. Si Ate naka road bike. Lugi sa Rubay. Heat training na maulap. Maulap na yan. Yun na si Auntie oh. Layo na niya oh. Dito lang kami ni Ate Aika. Lugi. Lugi sa RB. Lugi sa Rubay. Sobrang gaan ba naman yan? Nakaahon na kami ng buso-buso. Sityo ka buddy na kami. Lagpas na kay Aling Balings. Ewan ko sa dumiredyo si Ante. Parang lumusong na. Buso-buso Highlands Resort na kami. So, rekta lusong na to. Mahaba-habang lusong. Tapos, diretso na kay Mang Vicks. And then, bago kumanan, ay bago mag-Mang Vicks, kakanan na tayo. Papuntang Pinugay. Ito yung buso-buso art ko. May ginagawa pala dito. Ina-asfaltuhan. So, ingat-ingat kayo dito. Slow down. Medyo masikip yung daan. Habang lumulusong. Wow, ang ganda ng view. Ayan. Share ko na din sa inyo na itong lusong papuntang Mang Vicks, yung isa sa mga paboritong lusong. Dahil bukod sa malawak yung kalsada, sobrang ganda ng view habang lumulusong ka. Di mo kailangan lumingon-lingon kasi nakikita mo talaga sa harap mo. Ganda! Ganda-ganda! Nakaka-temp mag-free will doon na. Takot lang ako bigla. Biglang bulusok. So dito na tayo kakanan. Hintayin lang natin sila. Usap-usap muna kung tutuloy ba or aahon na lang dito kay Mang Vicks. Aahon dito eh. Pag ganon. Oo, oh, ganon. Oo. Oh. Kasi aahon. Pero ang problema mo dito ate, yung steel bridge. Yung bridge. Hindi, namupay ko naman. Kaya mo. Hello? Okay, Pinugay. Let's go. Go, ante. Para kanwari, hindi ka namin binubudol. 15% lang naman. What is 15% kay ante? Ano to, di ba? Aunin ka natin yung yung alin? Pabaliktad. Lulusungin, oo. Matarik lang naman, pinakamatarik, 15 eh. Ayan na, umihiling-iling na. So, rolling na kami. Nadaanan na pala to ni Ante, pero pabalik. Pero at least may idea na siya. Naka-road bike kasi siya. And kami ni Ate Aika naka-gravel. Uy, mukhang may ahon agad ah. Dahil maikli lang. Alam ko kasi, mas mahabak yung ahon pabalik. Yun oh. Matarik din ah. Pero maikli lang. First time kong dadaan dito. Bali sa napanood ko, ang dulo nito, Teresa na. Yung Alpha Mart bago umahon ng Teresa. Pero maganda yung daan ah. Tsaka mapuno. Oo. Oh. Yun na lang pang palubag loob. Very provincial feels din pala dito. Wala masyadong sasakyan. Masaya no?
bundok. Daming greens. So far, rolling hills. May mga ahon lusong. Highest na gradient, 6%. Tapos may mga kasa-kasa din. Mga accommodation, bakasyonan, ganyan. Saya, ganun pala dito. As a first-timer. Ayan na, ayan na, ayan na. Nakikita ko na yung ahon. Shit, ang haba niya na. Uy, medyo mahaba-haba nga. Parang may pader. Ayan na. Ito na kaya yung 15%. Ay, hindi, maigli lang. Oo, illusion lang yan. Galing kasi sa ahon eh. Weluan mo na, ante. Kaso may trike. Ayun, no? Maikli lang. Baka hindi pa ito yun. Panis, binisik ni ante. Uy, may Teresa pa. Niratrat eh. Uy, ganda ng view. Ganda rin pala dito. Max gradient 7. Nakaka 26 kilometers na ako. So more or less siguro makaka 25 kilometers pa tayo. Paaho ng Antipolo tapos pauwi. So total nun 50 kilometers. Sana maka 50 tayo. Half century. So sa dulong part, medyo madami ng sasakyan. Residential area na pala to. Lang bango ng ginataang bilo-bilo. Naamoy nyo? Butter popcorn. Gutom lang ata to. May isang hangdahan dito sa dulo. Alam ko yung kaliwa pa Palo Alto eh. Itong kanan, pa Binangonan, Morong, Teresa. So dito tayo sa kanan. Yun oh. Anak? Ay oh, yun yung 25th hill. Mapapababa tayo ng ano, binugay. Oo nga. Malapit na din pala. Sisimula ng umahon. Baka ito na yun, ate. Baka ito na ang 15%. Ayun o. Maangat o. Baka ito na nga. Ay, hindi. Maikli lang din eh. Parang hindi pa. Shit, mag-shift tayo. Six percent. Seven. Pag dinidikit ko pala yung camera sa pendant, medyo gumagalaw-galaw. So, sorry na agad. 8%. Kailangan ko pa mag-shift ng isa. Ay, wala na pala. Sagad na. Pero naka-big ring ako. Tingnan natin kung kaya. Kung kaya, i-big ring. Kaya naman ni ante eh. Oh. Basic eh. 10% now. Si ate Aika nasa likod. May sumasabit kasi sa bike niya eh. Di namin maayos. So na okay lang siya. Uy, 14! 14 na ate! Pero kaya naman. Nakabig ring pa ako.
15 na. Ito na nga yun. 15%. Ha! Yan ang view, oh. Buti na lang mapuno. Medyo bumabad din sa 14. Kunat. Gano'n kaya ito kahaba? Ha. Mga lubak-lubak pa, oh. Gilid lang tayo. Fourteen pa din, oh. Aba! Haba! Hindi ko na nakikita si Ate Aika. Aba! Kahaba! Para mga banayad na dito. 11 eh. 11%. 10%. Recovery na. Ayos! Sarap din pala dito. Dami lang mga temptation na mga merienda. Yun oh. Tapos na. Doon kay Ante tapos na. Wait natin si Ate Aika. Baka sumasabit yung ano niya. Masakit? Oh, masakit yun eh. Ay, sa akin rating ko 13 eh. 15! Bumabad ng 15 tas 14. Nasugatan nga ako kanina eh. Saan dyan? Sa ano ni Aika? Oo. Oh, masakit yun! Ayun na siya. Kumatama ba? Sakit niyan! Natanggal, binaligaw ko. Pero nagsishift pa din. Bumabaon sa... Oo! Sakit! Ayaw mapuhol? Matanggal. Ayaw niya, matigas. Tsaka mahirap ibuhol kasi mapupunit yan. Ingat dito ha. Matarik to. Oo. Lusong na kami. Doble ingat lang. Medyo matarik to eh. So, kapag ka... pa-reverse ka, pabaliktad ka. Siyempre, aahunin mo to. Medyo mahaba-haba. Ayun o, nakikita ko eh. Pero kung gusto mo namang mag-ensayo ng ahon, okay to. Ayun o, haba o. Lumulusong pa rin kami. Siguro mga 10 minutes na kaming lumulusong. Ito yung sinasabi kong steel bridge kay ate. Oh. Pero yun, kaya namang daanan kung naka-road bike kayo. Ingat-ingat lang sa mga biglang lubak. Ayun o. Oh. Okay. Diretso tayo. Medyo nag-alangan kami kasi may pakaliwa eh. Sinasabi ng Google Maps, kaliwa. Pero ito daw, sabi ng mga lokal, labas nito, Alpha Mart na. Yung mismong dulo na ng Antipolo Climb, also known as Teresa Climb. So dito tayo. Pag naligaw, edi iyak. Pero feeling ko hindi naman. Pag kumaliwa kasi kami doon, buhangin yun eh. Rough road yun, kawawa si Ante. So dito tayo. Pwede namin yung balikan bukas or Wednesday ensayo ng rough road. Pero ngayon, dito muna tayo sa safe. Uy, katakot yun. Ay! May steel plate na butas-butas. Uy, nabike ni Ante oh! Time check 4:45 na. Yan, uwian na ng mga bata actually. At naka 31.99, so 32 kilometers na kami.
And medyo nagmamadali na ako kasi may pasok pa ako. Monday today, on-site kami and nag-DST na ulit. So 8 PM na yung pasok ko. So dapat around 6 PM, nasa bahay na ako. Tingnan natin kung makakayanin. Ganda, may mga gantong view din pala dito. Parang nadaanan ko na to dati. Ito yata yung dinaanan ko nung nagputing bato ako. Ayun, no? Mga quarry. Quarry ba yan? Basta ito mga may construction. Pero sabi ng mga batang, tinanungan namin, diretso lang daw. So, diretso tayo. Ito na! Ayun na, Alpha Mart to. Ay, sa wakas. 4:56. Nasa baba namin ng Teresa Climb. Pokari. Hindi yan, hindi yan. Gatorade blue daw kaya ate. Okay. Let's go! Ako na. Ayun lang. Ang sakit ng legs ko. Napahinga sa Alpha Mart. Eh, ahon agad to. Good luck! Mahaba-habang ahon pa naman tong Teresa. Maahon na kami ng Teresa. Matagal-tagal na rin simula nung last na umahon ako dito. Lakas pa naman na itong dalawang to. Pag nagra-ride out kaming tatlo, magkaka-pace kasi kami. Pero ang lalakas nila. In fairness dito sa Teresa, banayad lang naman. Ang matatarik lang yung mga siko. Tsaka medyo nakakatakot kasi daming dumadaan na sasakyan. Tsaka malalaking truck. Tapos pagka long ride, aahunin mo to, medyo mahaba. Sakit. Tapos trick pa yung araw, double whammy. Pero kaya naman tiisin. Mini-basic nga lang ni ante, oh. Focus ka na lang sa view. Ayan, oh. Ganda. Stretch. Konti na lang. We are almost at the top. Last week ko na ata to. Kung hindi ako nagkakamali. Eh baka nagkakamali ako. Sarap na ito sa road bike ko. Sheesh! Kunat! O, diba? Nagkakamali nga ako. Last two turns pa pala. Ito na, sure na ako. Last na to. Tama ba? Last na yan. O, diba? Last na yarn. Yehey. Yeah. Teresa climb done. Grabe. Nakaka 657 na pala kami na total ascent. Tas-tas din pala ang mga inaahon namin. Diretso na tayo sa cafe. Doon na tayo magkakape, kwentuhan, recovery at kain, syempre. Nasa Inares na kami. So, diretso lang to. Tapos, cafe na. Oh, na-excited na ako magkape. Na-excited? Na-excited pa. Plus, pag-yarn. Beep, beep, beep.
Hello! Ingat! Si Polo Cup ay di nag-bike? Ay, madaya! Saan laro mo, B? Dito na kami sa cafe. And ayan din pala yung shop ng Anti-Polo Lifestyle. May bike parking dito. Tapos, eto yung cafe. So, kung nadaan kayo ng Anti-Polo, try nyo din na dumaan dito. May kape yan na, may bilihan pa ng mga shirts. Thank you po. Bye-bye, bye-bye. Bye. Uwi na tayo. Time check, 6:17 na. Ang shift natin sa office ay 8 o'clock. So, siguro mga more than 30 minutes biyahe. Tapos ligo. Tapos 7:30 alas. 8 o'clock sa office. Bye! Bye! So, dito na tayo dumaan sa Sumulong. Kasi for sure, traffic sa Felix Abe. Lusong na yon kaya lang. Lusong sana tayo sa Chikling, kaya lang. Yun nga, baka traffic sa Felix Abe. So, dito. May tatlong ahon pa pauwi. Pero taste-taste na lang. Kasi mas malapit din to. Ito yung unang ahon. Bankersville. Out of 3 ahons kung pabalik ka. Tapos na. Ito na ang pangalawa. Medyo traffic pa. Ito naman, banayad lang. Hanggang Petron to. Mahaba-haba. Pero banayad lang. Medyo busy talaga pag Monday. Patience is the key. Tsaka understanding lang din. Syempre, share the road. Share the road. Share the road. Second ahon done. Dito yan sa may Petron. Dito matatapos ang ahon. Okay. On the way to our last ahon. Hi. Okay. Third ahon done. So lusong na to. Dire-diretso hanggang sa Marcos Highway. Let's go. Sayang di ko na mare-record. Nasa action pod na yung camera ko. Labat na kasi. Mag-rock music sana tayo. Pero next time, for sure lulusungin ko pa naman to. For now, magmamadali na ako para makaabot tayo sa saktong oras sa office. Time check, 6:48. Andito na tayo sa Rainbow. And malapit na tayo sa bahay. So, konti pa. Nakaka 55 kilometers na tayo. Grabe, hindi ko in-expect na more than 50 kilometers yung iraride natin today. Kaya na-late din tayo ng uwi. Pero, mamadali na tayo. So far, elevation gain natin, ayan o. 758. Parang malapit na sa Sierra Loop yung elevation natin. Pero yun, nag-enjoy naman ako. And masarap din kasama yung mga kasama natin sa ride today. So thank you kina Ate Sam, tsaka kina Ate Aika. And ayun, let's go. Magmadali na tayo pa uwi. 6:51, malapit na tayo sa bahay. Siguro about 700 meters away. And kung gusto niyo palang gayahin tong ruta na to,
pwedeng-pwede nyo i-check yung Strava ko. Hanapin nyo lang, Pinugay Loop. Tapos ang name ko sa Strava, Clarissa Bitong. Total kilometer siguro nito, mga 60. Parang maganda yung kakalabasan nito kasi umaon kami sa Boso-Boso, tapos kumanan sa Pinugay, and then umaon sa Teresa, and ang Lusong sa Sumulong. So parang maliit na loop siya. And okay na okay to para sa mga nag-e-ensayo ng endurance, tsaka mga gustong mag-long ride. Yung mga hindi pa kaya mag-century ride, perfect na ruta to para sa inyo. Sulit na ensayo na din to sa amin nila Ate Sam. Lalo na para sa akin na nagmamadali kasi may pasok pa. Sir, sayang lang kasi, yun nga, nagmamadali tayo. Mas may enjoy natin kung hindi tayo nagmamadali. Pero anyway, pwede pa naman namin tong ulitin. Next time, mas madami na kami. And ayun, kung gusto nyo malaman, kung umabot ako sa office, pwede pa kayong manood hanggang dulo. Pero kung curious lang naman kayo about sa ride, that's it for our ride. Salamat sa pagsama. Comment down below if may mga tanong kayo or gusto kayong sabihin and suggestion na ride. If you like this video, please give it a thumbs up. Comment down below and I'll see you on the next one. Bye! Almost. Just in time. May 10 minutes pa to spare. Baba tayo!